KZXL Newsbreak. Social Weather Station survey kung saan nagsasabing 2 sa 5 Filipino ang naniniwala na lalala pa ang lagay na ekonomiya sa susunod na 12 buwan, hindi sinaayunan ng palasyo. XL Rajuman 4, Angel Runquillo. Wala nga palasyo na tumama na ang worst case scenario pagdating sa COVID-19 pandemic. Reaction to ni Presidential Spokesperson Secretary Haro Roque sa pinakabagong Social Weather Station survey kung saan 2 sa 5 adult Filipino, 40%, ang nagsasabing mas lalala pa ang lagay na ekonomiya o lalong hihirap ang buhay sa susunod na 12 buwan. Ayon kay Roque, tumama na sa atin ang pinaka-worst noong isailalim ang buong bansa sa enhanced community quarantine kung saan sarado ang lahat ng negosyo at marami ang nawalan ng trabaho. Pero dahil unti-unti nang bumababa ang new cases ng COVID-19 sa bansa at halos lahat na rin na negosyo ay bukas na, sa tingin ni Roque, unti-unti na rin ang ating pagbangon. Kasunod dyan, ilulusad nila isang communication plan na ingat buhay para sa hanap buhay na layunin namang sayawan ang COVID-19. Paliwanag dito, hanggat wala pang bakuna sa COVID-19 ay kinakailangan nating mag-ingat sumunod sa mga ipinapatupad na health and safety protocols nang sa ganon ay makapaghanap buhay. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Rajuman 4, Angel Ranquillo, Tatak Ariman, DZXL 558. Layuning mapababa ang antas ng kahirapan sa susunod na taon, malabong mangyari. XL Rajuman 1, Grace Mariano. Dahil sa COVID-19 pandemic ay maaaring hindi makamit ang target na ibaba sa 14% sa taong 2021 ang antas ng kahirapan sa Pilipinas. Ito ang sinabi ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Carl Kendrick Chua sa pagtalakay ng Senado sa proposed 4.5 trillion pesos sa 2021 national budget. Sabi ni Chua, dahil sa pandemya ay posibleng maging 16.5% hanggang 17.5% ang poverty incidence rate sa bansa sa susunod na taon. Dagdag pa ni Chua, mas sa higit na nakakaranas ng kahirapan ang urban areas o mga lungsod dahil sa pandemya, sapagkat ang kabuhayan sa rural areas o kanayunan tulad ng agrikultura ay hindi masyadong apektado. Sa budget hearing, ibinilita rin ni Chua, antong July ay bumaba na sa 10% ang antas ng kawalan ng trabaho na tumaas sa 17% noong Abril dahil sa mga ipinatupad na community quarantine kung saan maraming negosyo ang nagsuspindi ng operasyon. Kasama mo sa Senado, Rajuman 1, Grace Mariano, Tatak Arhen, DZXL 558. Ilang pamilya na nanatili pa rin sa evacuation center. 8 buwan matapos bumutok ang bulkang Taal. XL Rajuman sa Isconde, Batac. Nananatili pa rin ng maraming pamilya sa mga evacuation centers 8 buwan matapos ang pagputok ng bulkang Taal. Itong lumabas sa budget hearing ng Department of Human Settlement and Urban Development o DHSUD sa Kamara matapos masita ni Batangas Representative Teresa Collantes na marami pa rin pamilya ang hindi na nakabalik sa kanilang mga tahanan matapos ang volcanic eruption. Paliwanag dito ni National Housing Authority General Manager Marcelino Escalado Jr., mayroong inilaang 5,488 housing units ang NHA sa Laguna, Quezon at Batangas. Ngunit 551 na pamilya lamang ang pinili na lumipat dito. Nasa 1,600 naman na internally displaced persons ang hanggang ngayon ay nasa mga evacuation centers pa. Ayon naman kay DHSUD Secretary Eduardo Del Rosario, inatas na ng Binoong Regional Task Force Shelter for Taal ang mga LGUs na isumite ang kanilang housing development project upang mapondohan na ng Office of Civil Defense. Ngunit sa ngayon ay isang munisipalidad pa lamang umano ang nagsusumite ng kanilang plano. Wala naman sa 77.060 billion pesos na proposed budget ng ahensya sa 2021, 3.683 billion pesos lamang ang inaprubahan ng Department of Budget and Management, mas mababa sa 7.832 billion na budget ngayong taon. Kasama mo sa Kamara, Rajuman sa Isconde, Batac, Tatak RMN, DZXL 55. Samantala, Eastern Police District nagsagawa ng third quarter earthquake drill sa Pasig City. XL, Rajuman 3, Silvestre Labay. Handa na ang pamunuan ng Eastern Police District sakaling hindi inaasahan ang biglaang magkaroon ng malalakas na lindol sa kanilang area of responsibility. Ginawa ng EPD ang pagtitiyak makaraang magsagawa sila ng third quarter earthquake drill bilang paghanda na rin sa hindi inaasahang tinatawag nilang The Big One.
Ayon kay Pasig City Chief of Police, Police Colonel Moises Villasiran Jr., eksaktong alas dos kaninang hapon nang umpisa nila ang third quarter earthquake drill na mistulang totoong pangyari kung saan ay dahan-dahan silang bumababa sa hagdanan ng kanilang tanggapan habang ang dalawang kamay nila ay nakalagay naman sa kanilang ulo bilang proteksyon sa mga kunwaring nagsisipagsakang debris. Paliwanag pa ni Villasiran, mahalaga na maging handa ang kanyang mga tauhan sa anumang oras na sakuna upang mapangalagaan at maprotektahan ang mga mamamayan ng Pasig City. Hinikayat din ng opisyal ang mga mamamayan na maging kalmado at huwag magpanik sakaling dumating man ang hindi inaasahang lindol. Kasama mo sa Pasig City, Rajuman Tres, Silvestre Labay, Tatap, RMM, DJXL, 558. I-like sa Facebook ang RMN DZXL 558 Manila at follow us sa Twitter, twitter.com/newsrmn. Watch us live sa YouTube, DZXL 558 Livestream. Ang mga balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ay nasa rmn.ph. Ako si Rajuman Lourdes Escaros. L News Break. Orasin natin, alas 4. That time.